guys! Welcome back to our channel! Hello guys! Welcome back to our channel! For today's mini vlog nga po pala, ipapakita ko nga po pala sa inyo ang mga ganap din nga po pala sa bahay. Ay nga po pala, ay nung unang pagsasama namin ni Rexan, ay sus, ay akala may huli. Nung mga unang araw nga po namin, unang linggo, unang buwan, ay ganyan nga po pala ang setup namin dyan sa aming bahay. Ay, sabi ko nga po, ay talaga naman palang iba talaga ang buhay kapag po pala may buhay, may asawa na talaga. Ay di garni na oobligang magluto. Hano? Buti na lang nga po at may mga gana rin naman na kami nang kami imagsama. Ayan nga po at may reading corner pa na ginawa ako dyan para nga po pala doon sa aking kapatid. Ay hindi naman nagbabasa, oy. At syempre hindi naman po mawawala yung mga aso. At yan ang turing ko dyan namin po ni Taba-aba. Ay mga anak na namin yan. Ito nga po pala yung loob ng bahay namin. Nung mga una-unang nagsasama po kami ni Rexan ay wala man lang kadikit-dikit. Tapos nga po yung aming wall pan. Aba ay kung saan na lang nakasabi. Pasensyahan nyo na nga pong makalat ang bahay. Gawa ng makalat naman talaga eh. Madalang rin po kasi kami talaga ni Rexan dyan makauwi. Gawa nga po ng may mga trabaho rin po kami. Yan nga po palang blower na yan ay hindi yan sa akin. Yan nga po pala ay sa mga anak namin. Pag naliligo sila ay tinutuyo pa namin para hindi sipunin. Kung mapapansin nyo nga po ay wala pa kaming linoleum din eh. O ayan nga po ang aking cute na anak na yan si Lucky. Nabili nga po pala kami dyang baboy. Ayan na nga po ang aking iniihaw at nagluluto nga rin po pala ako ng tinola nang kami eh, may mahigop man lamang na sabaw. Kami nga po pala ay bumili rin ng ganare. Gawa nga po ng Serksan pag umuuwi. Kahilig naman maglitsong manok eh kahit ata manok ng kapitbahay. Tapos eri nga po ang aming rice cooker ay at pagkakaraming laman. Papaano ba naman po ay kasama naman sa pagsasaing namin aring pagkain ng aming mga anak ay sinasahugan na lang po namin ng dog food. Ay tapos nga po kung mapapansin nyo aba ay may mga naglipad-lipad din ng unting langaw. Papaano nga po ay wala pa naman kami dyan noong pinto at saka nga po ng screen. Ay hanggang ngayon pa naman ay wala naman talagang screen pa ang aming bahay. Eh eto na nga po pala yung ganap kapag nga po kami ay kumakain ni Butchog. Wala naman kumain. Pag nakaya ka doon sa pinanunod ko, kagabay. Lumusap. Anong kakukuha ng picture eh. Upo. Akit-pagit sa upuan, picture pa ng picture, nakatumba, di siya ay basa ng kabaw. Init. Ano ba yan? Ay kami nga po palang dalawa ni Rexan pag kami ay kumakain, kahit po nung una hanggang ngayon ay magkasalo kami sa iisang plato. Ay suwet. Ay makikita nyo lang po kaming magkahiwalay ang plato. Ay kapag nga may ulam na ampalaya, gawa naman po aring aking asawa, hindi man kumakain ng ampalaya. Ay kung bakit naman po yung paborito ko pang hindi niya kinakain. Ay di ang nangyari po ngayon ay ako ang mag-a-adjust. Kada lang ko na lang mag-ulam ng ampalaya ngayon. Pagkaraan nga po pala naming mananghali, ay di niligpit ko ng aming pinagkainan, ay di eri na naman magluluto na naman po ako. Pagkaraan po ring magligpit aba ay di nagpakain naman ng mga alagang aso, ay ngayon po lutoan time naman po ulit para sa aming hapunan. Ay ang akin nga po pala dyang niluto ay adobo naman sa gata para po sana sa aming hapunan ni Taba. Eh ang nagkataon po nalagyan ko naman pala ng suka. Ay alam nyo naman itong si Budidang nyo ay hindi naman talaga ako gaano kagaling magluto. Buti sana kung prito-prito lang ito, ay kayang-kaya ko naman talaga. Buti na lamang nga ba, ay di napagtsagaan noong aming hapunan. Ang sabi nga po sa akin ni Rexan dyan sa susunod, pag ako'y nag-adobo sa gata, abay huwag ko naman daw lalagyan ng suka. Ang ginamit ko nga po pala dyan pang gata ay ering Coco Mama. Ere po isimula no ata nung na-discover ko, abay palaging pag ako'y tinatamad magkudkud, ay yan ang ginagamit namin sa pagluluto. Kung bakit naman po kasi susungkit pa, tapos po magbabalat ng nyog, magkukudkod, magpipiga, ay ari ayos na ayos na, ready na. Ay gayon din naman po ay napakalinamnam din naman sa mga lutuin nating ulam ering Coco Mama. O baka sabihin nyo naman sponsored ere, abay hindi po. Ako nga po pala ay tuwang tuwa din sa nabili naming lutoan ni Rexan, abay papaano pwede po kayong magluto din ng ulam or kaya po ng soup, tapos po ay pwede rin
rin po kayong sa kabilang magprito o kaya naman po ay mag-ihaw. Ay, perfect po are para po sa nagbo-boarding or yung katulad po namin na kokoonti lang sa bahay. Pero kahit marami po siguro ay pwede na eh. Yung isang lutuan nga po na re eh, kung tutuusin eh, pwede na sa amin maghapon ni Rexan eh. Abay, syempre po may mga alaga pa kaming aso. Tapos nga po, aba, ay di may ka-exchange gift naman ako ng ulam doon kay Lainay. Pagkaraan ko nga po pala diyang magluto ng aming ulam ni Rexan para sa hapunan. Aba, ay di ang isinunod ko naman po, eto yung namang ulam ng aming mga alagang aso. Dahil alam nyo naman po, avoid sa mga pampalasa ayang ulam ng aso. At yan naman po ay hindi makakabuti sa kanilang kalusugan. Tapos nga po eh, ako dyan eh, nagpakuha po kay Bunso na ring dahon ng malunggay. At sabi ko nga po, isasahog ko din eh, sa tinola ng aming mga anak. Pagkaraan nga pong makakain, ayan na nga po ang amin sila kay abay, pagkasarap ng tulog ah, saan na kaya nakarating ang panaginip nito? Kaya nga po pala namin itinali dyan sila kay abay, utod naman ang panghahabol ng mga manok eh, pati naman po sisiw ay tinatarget eh. Tapos ari nga po ang aming si Wrinkles at saka si Rinso ay si Wrinkles po namin na pagkataba eh, oh, namimiss ko na iyan. Napakalambing pa nga po niyang si Wrinkles at napakalakas talaga ng kanyang pakiramdam. Ganyan po siguro yung lahi ni Wrinkles kasi po si Wrinkles ay may Sharpay eh, kaso hindi ko naman po alam kung siya ay puro. Pero kahit ano pa man po, aba, ay mahal namin eh at pagkataba nga po niyan eh. Wala ka naman pong masabi dyan at napakagana naman din pong kumain eh kung bakit nga lang po biglang nangayaw. Eri na nga po pala yung naluto namin pagkain ng adobo sa gata, tapos po yung tinola po na ulam namin kanina, tapos po meron din pong tinola na ulam po ng aming mga anak. Kasi po yung tinola ng aming mga aso, aba, ay hindi po yan ganong nilagyan ng pampalasa. Tapos po ay may ulam din eh, bigay po ni Nainay. Just follow our page and subscribe to our YouTube channel. Maraming maraming pong salamat sa panonood. See you po sa next vlog.